بسم الله الحمد لله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kung sasabihin ko sa inyo na 95% o baka higit pa sa ipinakita mga pangalan ng presidente, si Presidente Duterte, ng mga drug lords, di ba? Mga drug protectors. Sa listahan niya, eh, kitang-kita naman natin yung mga pangalan nila. 95% hindi mga Muslim ang mga drug lords. Maniniwala ba kayo? Kung sasabihin natin na 99% ng mga nare-rape, mga nagagahasa, ay mga non-Muslim women. Dito lang sa Baguio, tinanong namin yung chief police, "Sir, meron bang Muslima na babaeng Muslim na na-rape sa listahan ninyo sa kapulisan?" Sabi niya, "Zero." Maniniwala ba kayo? Kung halimbawa, bibili tayo ng mga national circulating newspapers sa ating bansa katulad ng mga ito, at uupuan natin, kung walang tayo ng isa, halimbawa, today, lilista natin yung mga non-Muslims na may ginawang katiwalian, corruption, etc., crime, at ililista natin yung mga Muslim. Maniniwala ba kayo ng listahan ng non-Muslim ay mas mahaba? Sa dami ng gumagawa ng krimen sa kanila? At kung sasabihin natin na ang CNN at BBC, mga kilalang broadcasting network sa buong mundo, ay nakapagsabi na, and you can check this in the internet sa website nila, that the fastest growing religion is Islam. Maniniwala ka ba? At siyempre, kung sasabihin natin at ito'y katotohanan, na Islam ay binigay ng tagapaglikha. Ang namili nito ay ang tagapaglikha. Hindi kung sino-sino man. Samantala, ang Christianity or other religion, kasi sa Philippines very dominant ang Christian religion, is never given by the Creator. Never. I, for one, was once a Catholic. Hindi ito, no, binigay. Even the word Christianity, Christian, hindi iyan binigay ng tagapaglikha. Use this, not this one. The word Christianity is never given by the Creator. Maniniwala ka ba? Will you accept this truth? So, sa dinami-dami na naipresenta natin, kung ikaw ay sasagot, no, sa tanong ko, kung maniniwala ka, di ba? Answerable by yes or no. Kung sasabihin mo yes, then you are aware of the current events. You have an honest personality or heart. You have an open heart. You have a broad-minded, very understanding person, and willingness to accept the truth. Kaya ang daming mga personalidad na ating nakikita nowadays, no? Not only the Philippines, but all around the world, that they accept Islam. Because they say yes. Pero syempre, may mga taong magsasabi pa rin ng no, despite we have the presentation of evidences and proof. And you yourself, no, ikaw mismo, pwede mong saliksikin ang katotohanan, magtanong ka, mag-research ka. If you say no, ibig sabihin maaaring unaware ka sa mga nangyayaring current events. O sadya lamang na ikaw ay dishonest. At the same time, arrogant, pagmalaki. Yung tao bang sinasabihin mo na ng katotohanan pero ayaw niyang tanggapin ito dahil siya ay arrogante. O kaya naman,
ay narrow-minded, makitid, paunawa, makitid ang isip, as they say. Or, pwede rin na may sama ng loob. May mga ganyan tao na, itong Muslim na to, sinaktan ako, itong tinderong Muslim, itong kapitbahay na Muslim, so dinadala nila yung emosyon na yon laban sa pangkalahatang pananampalataya. Which is very, very wrong. Diba? Kasi kung yun ang batayan natin, edi wala nang gusto mag-Christian. Kasi lahat ng pinipresenta ng mga drug lords, drug protectors, you know, 95% or even more are non-Muslims. So ayoko nang magpunta sa pananampalataya nila because they are. No? Tignan mo si Presidente how he is very tough sa mga pare. And recently in the news, yung madre. Madre ba yun? Nasanay talokbong niya? No? Question eh. Pag ikaw naman ay in between, most likely, saan ka babagsak? Doon sa no. Kaya malabo yan. Kailangan be straightforward. So, pagkatapos nating ipresenta ang introduction na yan, I would like you to listen and know about the beauty of Islam. Ang kagandahan ng Islam. Marami sa mga tao kasi hindi nakikita ito eh. Ang nakikita nila yung mga akusasyon, yung mga negatibong ipinipresenta ng mga kumakalaban sa Islam at mga Muslim. Sila na sinasabing, kayo mga Muslim, terorista kayo, terorista kayo. Tatanungin mo, anong ibig sabihin ng Islam? Anong alam mo tungkol sa Islam? Hindi, terorista kayo, terorista kayo. See? Is that the proper way? Is that the proper approach? Mali. Kaya listen. Magbasa ka, mag-attend ka ng lectures, magtanong ka, so that you will be able to learn. No? Walang iniwan sa pagbabasa ng newspaper, natututo ka, Reader's Digest, natututo ka. Ganun din, we invite you to learn about Islam. And here, you're most welcome to listen and learn about the beauty, no? Ang kagandahan ng Islam. Una, ang Islam ay defined as, tandaan niyo yung SOP, to submit and surrender, to be obedient, and to put an end. To submit and surrender to the one true creator. Susuko mo yung sarili mo. Kanino? Sa nag-iisang tagapaglikha. Wala nang iba. Sa kanya lamang. And that is not enough. No, parang yung kriminal. Suko ka, magnanakaw. Pero yung magnanakaw, nag-iisip kung paano siya makatakas. Kunin niyo yung baril ng pulis. And then, maaaring patayin niya para lang makatakas. Kaya kailangan obedient. Matapos mo i-surrender ang sarili mo sa nag-iisang tagapaglikha, you have to be obedient. Sundin mo ang utos niya. Layuan mo ang mga pinagbabawal niya. And that is not complete. You know, to define Islam, kinakailangan mo ng pangatlo, yung P, put an end, pagbawakas. Ano yung wawakasan mo? What is that thing that you should put an end? That is not no other than associating partners in worshiping the one true God. Pag tinatambal mo sa pagsamba ang nag-iisang tagapaglikha, bagay man yan o tao, then you have not completed the definition of Islam. Hindi ka maituturing na Muslim kung hindi mo sasabuhay ang kumpletong kahulugan nito. Isuko ang sarili sa nag-iisang tagapaglikha, kaya follow the will of God. And then obey. And then put an end. Anything related to associating partners in worshiping the one true creator ay dapat iwanan mo na. May kahoy, may bato, na hinainan ng pagkain o pinapahinda ng panyo, may sakit dito, tao, sinabi nung tao na yun, ako'y anak ng Diyos, ako ang Diyos, ikaw naman, naniwala ka. So those are things and a lot more na dapat wakasan. The end. Tignan mo, ang dami mga pare, mga pastor, reverend, professors, basurero, driver, nagmumuslim. Because they put an end
binibigyan ng pagwawakas ang bagay na ito. Kaya mahalaga na ito ay dapat natin maunawaan. So, yan ang kahulugan ng Islam. At isa pang kagandahan ng Islam ay mula ito sa nag-iisang tagapaglikha. Opo, ang reliyong Islam, ang pananampalatayang Islam ay mula sa nag-iisang tagapaglikha, siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi sa Quran, Inna dina indallahi al-Islam. Katunayan ng reliyon para sa nag-iisang tagapaglikha ay Islam lamang. So it's very clear, very defined, very definite, straightforward, declarative sentence, no? Na katotohanan ang reliyon para sa nag-iisang tagapaglikha ay Islam. So, kung ikaw ay Muslim, hamunin mo na ang lahat ng tao sa mundo, anong religion mo, anong batayan mo, wala ang batayan. Pero ikaw, tatanungin ka bilang Muslim, bakit ka Muslim? Bakit Islam religion mo? Kasi ito ang pinili ng tagapaglikha. See? That is one of the many beauties of Islam. Kaya tinan mo, ang dami mga nagmumuslim kasi meron silang stronghold, may pinanghahawakang katibayan. Ikaw, tanungin mo ang sarili mo. Yung pananampalatayang pinanghahawakan mo. May katibayan ka ba? At kung sasabihin mo na ang katibayan mo ay Biblia, ang salitang Biblia, sino nagbigay nito? Tao o Diyos? So how can you use that as a proof when it is given by man? Kinakailangan tiyak sa iyong sarili. Merong pruweba. Di ba sa korte kailangan may pruweba ka para sabihin mo na ito yung magnanakaw. Ito yung umatay. Mas lalo na when we speak of way of life, which is religion. Another beauty of Islam is, it tells the aim why man is created. Opo. Pagtatanungin mo mga tao, marami sa kanila, ano bang dahilan bakit ka nilikha? Ito, para mag-asawa, maghanap buhay, bigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya. Yun nga ba talaga ang dahilan? But in Islam, we have the answer. It is in the Quran, the word of the one true creator who is worthy of worship. Sabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ And I have not created the jinn, the unseen, and man, except that they should worship me. So yun ang dahilan. To worship the one true creator. Hindi para magnegosyo, hindi para mag-aral, hindi para mag-asawa, hindi magpayaman, no. But to worship the one true creator. But how can we live? Kailangan magtrabaho, kumita, kakain, maghanap buhay, mag-aral, di ba? I-reconcile dito sa Islam yon. Paano? Mag-aaral ako para sambahin ang creator. Magninegosyo ako to worship the creator. Kaya hindi ako ma-involve sa negosyo na haram or pinagbabawal. Ako ay mag-aasawa. To worship the Creator, hindi para maglaro-laro lamang. Ako ay magpapatayo ng bahay, bibili ng kotse, and so on and so forth. Everything, kakain even, para to pa rin ang layunin. And that is to worship the one true Creator. And I have not created the jinn, the unseen, and man, except that they should worship me. See? Malinaw. Hindi ka malilito.
Ang dami sa mga tao, yumaman at yumaman na, naging famous na. And what happened? They committed suicide. Minsan, meron pang note pa yan. No, I have not found happiness in my richness, in my fame, and so on and so forth. Because they don't know what is the purpose of life. But in Islam, it is well explained. So let me remind you na sa libingan, may tatlong katanungan. Una, itatanong, sino ang Panginoon mo? Pangalawa, sino ang propeta mo? And pangatlo, ano ang religion mo? These are the three main questions na itatanong sa libingan. So ano'y sasagot mo sa unang tanong? Sino ang Panginoon mo? When I was a Christian, sasagot ko, siyempre Jesus, yun ang tinuturo, pero hindi pala. Jesus Christ, and that is not even his real name, no? Jesus, Jesus, etc. Hindi niya kinlame. Hindi niya sinabing, ako ang Diyos nyo, ako ang sambahin nyo, never. So how can he be the Panginoon, the Lord, the Creator? Hindi. No? Kahit nga statement na, I have created, hindi sinabi ni Jesus Christ. Statement na, I am your Lord, worship me. The word worship, none. Zero. So, paano yan? So, sasagot mo, God, God ba ang pangalan niya? Diyos, Diyos ba ang pangalan niya? Sino ang Panginoon mo? First question pa lang yan. Kung hindi ka tiyak, mag-aral ka itong Islam. Nalalaman mo sa Pilipinas, sa kasaysayan natin, dito sa bansa natin, mga Muslim ang mga nauna. Sino ang propeta mo? Ang purpose kung bakit pinadala mga propeta at sugo ay para ituro sa mga tao kung sino ang tagapaglikha at paano siya sasambahin. Hindi kung ano lang timpla ng utak mo, rock and roll, gitara, dancing, holding hands, ganun ba? Sasambahin ang tagapaglikha? Kaya may propeta at mga sugo. Sila ang huwaran at halimbawa ipinakita nila sa mga tao kung paano, una, kung sino ang tagapaglikha, pangalawa, kung paano sasambahin ang karapat-dapat sambahin na nag-iisang tagapaglikha na si Allah. So, sino ang propeta mo? Pag ikaw ay Muslim, madali mo masagot. Sasagot mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pangatlong tanong, ano ang religion mo? Madami nagsasabi, hindi na mahalaga ang religion, ha? Anong di mahalaga? If hindi mahalaga ang religion, anong pamamaraan ng buhay mayroon ka? Kung ang mga hayop ay nilikha na merong direction kung anong gagawin nila, ikaw kaya tao, pinabayaan ka ba sa tingin mo? No. In fact, angat ka pa nga sa mga nilikha because of your reasoning and knowledge. So kung sinasabi mo, walang purpose ang religion, hindi ka maliligtas ng religion, then you are more astray than the animals. Mas ligaw ka pa ng landas kaysa sa mga hayop. Wala kang pamamaraan ng buhay. Kaya tinan mo, look at those people who just do what they want to do, wherever they want to do it, ganun. Mas masahol pa sa hayop. Because religion is vital for you to conduct yourself in this earth. Way of life nga eh. Define religion. Way of life, pamamaraan ng buhay. Kung wala kang pamamaraan ng buhay, how can you conduct your life here on earth? Sige-sige na lang. Maglalakad ka dyan sa plaza, sa luneta, sa Burnham Park, nakahubad. See? You have a way of life. And that is none other than guidance from our Creator. So in Islam, it is given importance. And who gave this religion as a way of life? None other but the one true Creator, Allah. Siya lang nakakaalam kung paano tayo mamumuhay ng maayos dito sa lupa. Kaya siya namili ng way of life natin. Walang iba kundi ang Islam. Islam is fitra. Ano ibig sabihin ng fitra? Ito'y likas na, na nakaukit sa lahat ng mga nilikha. I say all, lahat ng mga nilikha. Kagaya ng sinabi ng Quran, fitratullahi allati fatara an-nasa alayha. Itong fitra nakaukit na sa atin yan, hindi mo maikakaila, hindi mo maitatatwa.
hindi mo madideny. Dahil, the nature made by Allah in which He has made men. So, yan ang ibig sabihin ng fitrah. Na ito'y nakaukit na, sino nag-ukit sa atin? Ang tagapaglikha. Na hindi mo madideny na merong tagapaglikha, even if you say, na atheist ako, wala akong pinaniniwalaan Diyos. No way. No? Kahit atheist ka, hindi mo maialis na nilikha sa sarili mo, nakaukit sa sarili mo. It is naturally in you na meron kang kinikilalang tagapaglikha. Look at your heart. Tumitibok, di ba? Can you control your heartbeat? Oh heart, stop ka muna. No. So kahit sinasabi mong wala kang pinaniniwala ang Diyos ang nagkokontrol ang puso mo. Yung pagdaloy ng dugo, yung pag-inhale, exhale mo. Everything, yung mga system na nagaganap sa buong katawan ng tao, can you control it? Sige nga, I challenge you, you atheist. Wala kang masagot. Kasi siya ang nagkokontrol sa atin. Pero binigyan tayo ng free will. So, here is the guidance. Accept it, you will be in the right path. If you deny it, if you will not accept it, mapapariwara ka. Malilihis ka ng landas, ayan. Kita mo na, anong nangyayari sa buhay ng mga taong ayaw tanggapin ang katuruan ng Islam na siyang pinili ng tagapaglikha bilang pamamaraan ng buhay natin dito sa lupa. Another one is, Islam is for all. Ang Islam ay para sa lahat. Opo, akala ng mga tao, ang Islam ay para lamang sa mga Muslim. No. Ang Islam ay para sa lahat. Sabi ng Allah sa Quran, Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O people, sabi niya, kayong mga tao, ang daming verses in the Quran, the word of Allah, na tinatawag, o kayong mga tao. So, sino ang tao? Tayo. Hindi sinabing, o kayong mga Muslim. Sabi, o kayong mga tao, like in this verse. Inutusan niya tayo, worship your Lord who created you and those before you so that you may fear Him. So, paano natin makakamta ng takot sa nag-iisang tagapaglikha? Kailangan sambahin natin siya. Ang tanong, paano mo sasambahin ang tagapaglikha? Anong batayan mo? Yung ginagawa ng mga tao? Sayaw-sayaw? Gitara? Organ? Drums? Holding hands? Is that the way to worship the one true creator? Anong batayan mo? In Islam, we do not add or subtract. Nandun na, itinuro nga ng propeta na ipinadala si Muhammad sa Islam na ang pamamaraan ng pagdarasal ay ganito. So wherever you may be on this earth, makikita mo ang Muslim, ang pamamaraan ng pagdarasal niya ay ang itinuro ng huling sugo, the last prophet, who is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace and blessings of Allah be upon him. Ito nyo, para sa lahat. Kaya welcome kapatid. Embrace Islam. No? Ito yung tinatawag na kapalit. Diyan sa kinalalagyan mong kasinungalingan. Diyan sa kinalalagyan mong walang katibayan. Diyan sa kinalalagyan mong, alam mo na, binabatikos ng ating presidente, mga katiwalian. Then, here is Islam. Katotohanan. Para sa lahat. Pinili mismo ng tagapaglikha. Saan ka pa? Panatag ang iyong damdamin na kahit sinong humamon ay hindi ka matutumba, hindi ka mabubuwag. Because pinili ito ng nag-iisang tagapaglikha. So here, Allah is addressing men. Serve your Lord who created you and those before you so that you may fear the Creator. So para sa lahat. And another verse, we find Allah saying, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. And I have not sent you, Muhammad, except that you are sent to all people as a warner and as a giver of glad tidings. So nakita nyo, binadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi lang para sa particular na grupo ng mga tao. Siya ay pinadala sa lahat ng mga daigdig.
sa lahat ng mga tao, sangkatauhan. Yung mga nagdaang mga propeta at mga sugo, kabilang na doon si Isa o Jesus, ay pinadala lamang sila sa particular na grupo ng mga tao. Like the case of Isa or Jesus, ay sa mga Israelites lamang. Pero si Muhammad, peace and blessings be upon him, ay pinadala siya sa lahat-lahat na. Tignan nyo? Kaya it's for all. Kaya siya ang dapat nating tutularan sapagkat siya ang huwaran para sa lahat. Yes, and if you will research deeply, matutuklasan mo na ang pagdarasal mismo ni Isa or Jesus ay katulad ng pagdarasal ng mga Muslim ngayon. It's not the way people have, you know, choreographed or invented na yung pagdarasal na ginagawa ng mga tao ngayon. Ang daming pamamaraan, imbento. Kung aalamin mo at aaralin mo paano nagdasal si Jesus, it's the same as the Muslim. Qul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaykum. Sabihin mo, o mga tao, ako ay sugo na nag-iisang tagapaglikha sa lahat-lahat sa inyo. Kita nyo? Again, just to give you another proof or evidence ng Islam ay para sa lahat, we have this verse in front of us. O people, sabi nga ni Allah sa Quran, o kayo mga tao, no? Sabihin mo Muhammad na ikaw ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyong lahat. So para sa lahat, take note, hindi lang siya para sa mga Arabo. Para sa lahat, hanggang sa dumating ang huling araw. Another beauty of Islam, kagandahan ng Islam na ito ay kompleto. Wala nang may kukumpara pa. All the rest of the religions who claim that they are the true religion, they have yet to come up with an evidence and proof for that. Hindi po pwede silang umangkin na sila ay kompleto. Wala silang katibayan eh. But here in Islam, we have truth. We have basis. May katibayan. Sinabi sa Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Today, I have perfected, sabi niya, nakumpleto ko na sa inyo ang inyong way of life. Nakumpleto ko na sa inyo ang biyaya ko sa inyo at ako ay nakukontento, no? Allah is contented that Islam is your way of life. See? Very simple. Straightforward. Anong pinili sa atin na way of life? Walang iba kundi Islam. The word Islam is there. See? Na ako'y Catholic, the word Catholic is not even found in the Word of God as they claim it to be the Word of God. Pero they have yet to prove that. No? So mahalaga na ang pinanghahawakan mong katibayan ay may batayan, may otoridad. Like here in the Quran. Kita nyo naman. It is in its original text. No? Alamin mo kung anong original text sa salita ng Diyos. Hindi naman Ilocano, hindi naman English, hindi naman Italiano. So be very, very careful. Be very, very meticulous about this matter. So yan, sinasabi, kompleto. Kinumpleto ko sa inyo ang way of life ninyo at I am satisfied that Islam is your way of life. So ikaw, wala ka nang dapat pag-isipan pa, kapatid ko. No? Lahat tayong kakapatid because of our one father who is Adam, one mother who is Eve. So I address you na kapatid ko kayo, yung mga non-Muslims. At anong pinili sa ating way of life? Islam. Kaya be proud. Tanggapin mo ang Islam bilang pananampalataya mo, katulad ng tinanggap ng marami mga pare, pastor, reverend, because they have a willing heart, an open mind, an open heart. Hindi arrogance o yabang na galing kay Satan. So, complete ang Islam. Another is, in Islam, or Islam is just, makatarungan. Uy, maniwala ako makatarungan. Yes, it is in the Quran. Inna Allah ya'muru bil adl. Verily, Allah is commanding for being just or katarungan.
kinakailangan natin maging makatarungan dahil mismo ang tagapaglikha ay nag-uutos nito. Kaya every Muslim is ordered, commanded to be just in all situations. Kung ikaw ay guro, Muslim man at non-Muslim, sa classroom mo, kailangan patas. Hindi yung Muslim ka, huwag ka mag-alala, kahit ikaw may kasalanan, kakampihan kita, no. Hindi ganun. Ah, huwag ka mag-alala, kamag-anak kita, judge ako, kakampihan kita, hindi ganun. Siya ang mali, isakdal siya. Parusahan siya kung ano yung nararapat na parusa. Yes, that is in Islam. Kaya nga, if you compare an Islamic government, a country which is governed by Islamic guidelines and rules based on the Quran, makita mo, very low crime rate. Halimbawa ko nalang Saudi Arabia where I worked for 10 years with the Philippine Embassy. Ikumpara mo ang criminal rate ng Saudi to the Philippines, walang-wala. Walang-wala. Incomparable. Kaya kung mag-iisip lang tayo, dapat implement natin ang Islamic law sa Philippines, makita nyo, bababa ang criminal rate. Kasi, batas ng tagapaglikha ang pinapaira. Merong isang personalidad sa ating sa bagbasa natin na sabi, ang death penalty ay batas ng Diyos, tama siya. Kaya yung mga taong kumukontra sa death penalty, kumukontra sila sa batas ng tagapaglikha. Of course, 100% ang mga Muslim. Pero yan, kakampihan kay Duterte because of death penalty. Talagang Islamic yan. Pero maraming kontrabida, ibig sabihin kumukontra sila sa tagapaglikha. As simple as that. Kaya katarungan. Ito ang pinapairal sa Islam. In fact, even the Prophet himself, mismong si Propeta Muhammad, peace and blessings be upon him, sabi niya, kung ang aking anak na si Fatima ay magnanakaw, tiyak na puputulin ko ang kanyang kamay. Nakita nyo? Nakita nyo ang katarungan na pinapairal sa Islam kahit na anak niya mismo at siya pa ang tatay ang mismong puputol ng kamay ng kanyang anak kung siya ay nagnakaw. Kasi in Islamic rules, pag nagnakaw, putol kamay, of course, medyo process yan. Tinan nyo? I do not speak of myself. We speak of knowledge. May katibayan. Kaya kahit sino pang naninira, nag-aakusa about Islam and the Muslims, teka muna, here is our evidence. Where is your evidence? See? Ito ang katuruan namin. Yung mga nakikita nyo sa paligid, sila ang mga sumusuway sa kautusan. That is not part of the teaching. So we go back to the teaching. Tinuturo ba sa Kristyanismo ang magnanakaw? Hindi. So yung magnanakaw na Kristyan, sabi ko lahat ng Kristyan magnanakaw? Hindi. Yung sinabi ni Presidente Duterte, mga drug lords, mga Kristyan, sasabihin namin lahat ng Christians, drug lords? Hindi. Yung mga kapulisan na Kristyan na namumutong at gumagawa ng kalokohan, sasabihin namin lahat ng Christians ganyan? Hindi. So sa Islam, katarungan, pinapairan. Kasi sa katuruan, dapat yun ang ating tinitignan. And so that is just. And yung justice na pinapairal sa Islam ay malinaw. At ako nga, nag-work ako sa Philippine Embassy. Sa Saudi Arabia, yung mga OFWs, tuwan-tuwa sila. Kasi nakukuha nila yung katarungan nila. No? Mga employer, hinaharap ko. Prinsipe, general, colonel, baliwala sila kahit na matataas ang katungkulan, pag umandar na ang kaso sa labor office, Islamic law ang umiiral. Wala yung katungkulan, wala yung pera magagawa pag Islamic law. Yes! Pero sa Philippines, anong law ang pinapairal? Anong nangyayari sa mga inosente? Alam nyo na. You are aware of that. So, 5 pillars ang kinatatayo ng Islam. Namely, shahadatan, yung pagbibigkas ng pag-witness o pagsasaksi. And this is the key in embracing Islam. We have salah, prayer, zakah, charity, psalm is fasting, and hajj is the pilgrimage. So, in another
just a review, no, para ma-recall natin ang kahulugan ng Islam. Ito ay tandaan mo lang tatlong P. Kanina SOP, ngayon sa Tagalog, tandaan mo ang tatlong P. Pagsuko, pagsunod, at pagwawakas. Susuko mo ang sarili mo sa tagapaglikha, susunod ka sa kanyang kautusan, wawakasan mo anumang pamamaraan ng pagtatambal sa pagsamba sa kanya. No, yung sinasama mo sa pagsamba, halimbawa sa bato, sa kahoy, sa tao, alam niyo ba meron ng Diyos na babae na sinasamba ng grupo ng mga tao? Yes! Nakakasindak nga, nakakakilabot dito pa sa Pilipinas natin. Kaya mag-ingat tayo at babala na sa dinami-dami ng pananampalataya at paniniwala na nakita nating umuusbong maya't maya, yan ang gusto ng Satanas. Kasi magtanong, bakit kaya maraming nag-aangkin na sila daw ang pananampalataya, sila ang tama? Yes, yan ang gusto ng Satan, to deceive us para marami siyang kasama sa hellfire, sa impyerno. Kaya mag-ingat ka. No? Islam is giving you truth, basis, and proof. So kumapit ka dito, walang binatbat ang mga nagsasabing Islam is down, Islam is untrue, Islam is terrorist, etc. No. Alamin mo ang katuruan. Why people in America and Europe, you know, fastest growing religion, why do they embrace Islam? So, shahadatan, yun ang key sa pagyakap sa Islam. I bear witness that there is no God except Allah, and I bear witness that Muhammad is the last messenger and prophet of Allah. Pag sinabi mo yan, ikaw ay Muslim na. Pagdarasal, 5 times a day. Anong pipiliin mo? Sacrifice all your life on earth, which is temporary. Dadasal ka 5 times a day. And in the hereafter, pag nakapasa ka, then all your good deeds will be qualified. And then after that, enter paradise. Or, ayokong magsala, ayokong tanggapin ang nag-iisang tagapaglikha, 60, 70, 80, patay ka na. O, sabi mo ng 100 years old, saan ka pupunta? Sa impyerno, walang hanggang kaparusahan. Look at this. Look at this photo. The sisters are wearing what kind of dress? The hijab. No? Pareho sa pinoportray, dinodrawing, ini-sculpture ng mga tao na larawan nino ni Mama Mary. Kabastos-bastos bang tignan ang ganyang pananamit? Use this. Mga sisters, binigyan kayo ng parangal ni Allah subhanahu wa ta'ala that you should wear the hijab. And when you pray like this, mashallah. Diba? Ikumpara mo sa babaeng naglalakad sa mga malls, naka-miniskirt, naka-spaghetti, ayan. Kahit hindi pa magsalita yung mga ganyang kababaihan, nagpapakita na ng motibo para sila ay gawan ng kasamaan. Yes, like it or not, sister, that's true. Pag nagbihis ka ng ganyan, malaswa ka. Why is Mama Mary a role model only for Muslim women? No! Mama Mary is the role model for all women. So nakita natin, meron bang portrayal o sculpture or picture ni Mama Mary na siya ay naka-bathing suit? Wala! Ganyan! Kaya kayo mga kababaihan, dapat sinusunod nyo si Mama Mary. Ano nangyari sa mga kadalagahan? Nagkaroon ng mga unwanted babies. Bakit? Sa pananamit nila. Nagpapakita ng motibo. Ano nangyari? Nadisgrasya. Take note, ha? Dito lang sa Baguio City, we have asked the police, chief police, zero! Tinan mo yung mga litrato ng mga na-rape, ano itsura ng mga damit nila. Kaya dapat mag-isip-isip kayong mga kababaihan. At yan ay hindi bagong utos. No? And this is a picture of the men praying in lines, no? Hindi pwedeng mag-mix ang men and women while praying, performing the salah. And the third is zakah, the
ito yung charity. At ito ang solusyon. If you want to solve the problem of poverty, ang kahirapan, like now in Malaysia, so yung zakah, ito yung charity, limos na binibigay. When you go to Malaysia, matutuklasan nyo, wala nang mahirap na Muslim, and their zakah is now being distributed around the world. Hinahanap nila yung mga mahihirap na minority, na mga Muslim, sa mga neighbors nila, like us, para iabot ang zakah. Ganun naman eh, charity begins at home. Kaya kung sa Philippines, we will apply the system of zakah, like it or not, believe it or not, masosolve natin ang kahirapan. Kasi hindi naman tayong gumawa ng zakah system eh. Ang tagapaglikha. Yan ang solusyon. And nararapit na ang pagdating ng Ramadan, where we do this worship which we call Saum or fasting. Ang Saum ay pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na ginagawa ng lahat ng mga Muslim sa buong mundo, 1.7 or 1.8 billion Muslims, na ang layunin ay para makuha ang awa at lugod na nag-iisang tagapaglikha. And if you say that fasting is detrimental to our health, then you are wrong. Alam niyo ba na sa Amerika at sa Europa and even other parts of the world, ginagamit na nila ang fasting as a treatment to cure some ailment or sicknesses. And that is true. That is part of the wisdom of this great worship which we call fasting in the month of Ramadan. And number five, the fifth pillar is Hajj or the pilgrimage, which is done only in Mecca. And required for you to do it once in a lifetime. And it's not even compulsory for those who aren't able to do it. Kung wala kang pera, excuse ka. Kung di ka malusog, di mo kaya, excuse ka. Kailangan mayroon dalawa. Kalusugan at pera. See? Liman istata'a ilay sabila. Kung sino ang may kakayahan nito, then gawin niya. Alam ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil marami sa mga tao mahirap. So how can they go there from the Philippines alone? Kailangan mo ng 200,000 pesos para lang makapunta sa Makkah at mag-perform ng Hajj. Ngayon, tingnan naman natin ang nangyari sa ating kasalukuyan. The media, the internet, the newspapers, and magazines. So unfair. Nililink nila ang Islam, yung mga nabanggit natin kanina, no? A few of the beauty of Islam. How can it be? Ang ganitong pananampalataya, na ganitong tinuturo, makatarungan, kumpletong pamamaraan ng buhay, para sa lahat, pinili ng tagapaglikha, na pagbibintangan sila ay ISIS, sila ay terorista, sila ay nagpapasabog. How? Tingnan nyo. How can these people who are solemnly praying to the one true God, to the one true Creator, in the way which our Creator wants to be worshipped, hindi yung invento ka lang ng kung ano ng pamamaraan ng pagdarasal, no. Kinakailangan yung pamamaraan na gusto ng tagapaglikha. So how can you accuse these people with terrorism, bombings, and the like? Another beauty of Islam is that it is a solution to all problems. Solution po ang Islam sa lahat ng problema. Di ba? Ang daming problema ng lipunan. Name it. Drugs, alcohol, murder, robbery, corruption. In fact, alam nyo, isa sa mga many of the scholars of Islam says na alcohol ay ugat o pugad ng mga krimen o kasamaan. Yes. And drugs. Nakita naman natin ang epekto nito. At yung mga kumukontak kay Presidente Duterte ng drugs daw ay ganito, ganyan, ang dami pa mga blah, 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 they are just not thinking. And they are not merciful people. Ang linaw-linaw na epekto ng mga illegal drugs na yan, tinan yung ecstasy. Diba? Kitang-kita natin. And these people, sige lang,
Basta pera, it's okay. No, it's not okay. Kasama kami na laban sa mga droga. Because it is so dangerous. Tingnan nyo, maiisip mo ba na anak papatay ng magulang? Never it can across, no? Come even across in the mind. Pero kapag nakadroga, ayun, hindi niya na nakilala yung magulang niya, pinatay ang kanyang magulang. Because of illegal drugs. Murder, robbery, corruption, di ba? Ang daming crimes. Pero kung gusto mong masolusyonan ito, sa Islam, bawal ang alak. Bawal ang sugal. Ilang pamilya na kaya ang nasira dahilan sa pagsusugal? Di ba? Alam mo yan, ikaw na nakikinig na nagsusugal dati. So, paano? Bakit magpapatayo ng kasino, ng pasugalan, lottery, kaliwat kanan? Believe it or not, ang daming nawasak na tahanan because of that. And the person himself, nasisira na hindi niya namamalayan. Rape, bribery, inheritance, no? Ang dami sa mga tao, hindi alam kung paano ang pag-distribute ng inheritance. Sa Islam, perfectly designed by the one true creator. Kaya hindi namin pinoproblema kasi meron na kaming batayan kung paano ang pag-distribute ng mana. Pero sa tao, ganito ganyan, may testimonya ang magulang, ang nanay o tatay, may inggit si panganay o si pangalawa, si bunso, nauwisan sa patayan. Islam is the solution to all problems. Yun lang, yung mga kumpanya ng paggawa ng alak, ayaw nila ang Islam kasi bagsak ang negosyo nila. Tiyak yan. Pero we do not like to earn and profit to compromise the health of the people, the minds. No. We go straight to the root. Bawal dahil pinagbawal na ng isang tagapagkain. He is the all-knowing. Alam niya ang idudulot niyan. So, yung problema tungkol sa poverty, we have zakat system. Nakita nyo? Solution to all problems. The word all, let me emphasize. Si George Bernard Shaw ay isang prominent personality na gumawa ng aklat. Ang title ay Muhammad. At iniutos ng British government to burn. Sunugin daw. Pero, by the will of our Creator, mayroon pa rin naman sa ating nakarating. Nakopya. Let me just cite to you a portion of his book. Sabi niya, the world is in the utmost need of a man with the mentality of Muhammad. Ang mundong ito ay mayroong matinding pangailangan sa pag-iisip na mayroon sino? Si Muhammad. Medieval ecclesiastics, sa mga unang panahon, either through ignorance of bigotry, painted Muhammadanism in the darkest colors. So during those early times, inilarawan nila na si Muhammad ay ganito ganyan. Maitim na kulay kasi mapapangit na paglalarawan, paninira. They were in fact trained to hate both the man Muhammad and his to them was Antichrist. Ganun yung mga tao. Tinuturan silang kagalitan, kamuhian yung Muhammad na yan. Patay na sa pagbabasa. Sa learning yan, pag Muhammad, nadinig nyo, kamuhian nyo, murahin nyo, etc. Ano pa? Sinasabi na siya ay Antichrist. Antichrist na si Muhammad. Nag-aral ba sila? Sabi niya, but I have studied his life. Pinag-aralan ko ang buhay niya and found him to be extraordinary, kamangha-mangha ang kanyang buhay. At ako ay nagpasya na siya ay never, tignan mo, never an enemy. Never, hindi siya kalaban ng mga Kristiyano. Oh, ang Muslim hindi kumakalaban sa mga Kristiyano. But what do we see? What's happening in the world? He must be called the savior of humanity. Sa Islam, bawal yun. Kasi yan, nagsasalita, take note, non-Muslim. So, sobrang mangha niya, extraordinary, amazing. Sabi niya, dapat sabihin siya ang tagapagsalba, tagapagligtas ng sangkatauhan. In Islam, we don't believe that. No, that is prohibited.
Pero dahil itong tao na ito, pinag-aralan niya na mangha, sinabi niya yun, I believe, naniniwala siya na kung ang katulad na taong si Muhammad ay mamamahala sa modernong mundo during his time pa yan, ay magtatagumpay para masolba ang mga problema sa pamamaraan na magdudulot ng ating inaasam-asam na ano? Nakapayapaan at kasiyahan. Sino ba sa inyo ayaw ito? Maging mapayapa, maging masaya. Of course, lahat tayo gusto natin yan. Pero this man, who is a non-Muslim, sinabi niya, kailangan natin ng mentalidad kaya gaya ni Muhammad. Pinag-aralan ko ang buhay niya, natuklasan ko, nakamangha-mangha. Dapat siya pang ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kung siya mamamahala ng modernong mundo, makakamtan natin ang inaasam na kapayapaan at kasayahan, kasiyahan. Subhanallah. That is Islam. And another thing about the beauty of Islam, ang kagandahan ng Islam ay, it is for all time and place. Mamatay na ako, mamatay na tayo, pero Islam hindi mamamatay hanggang sa huling araw. Applicable siya in all time, in all places. Tingnan nyo. May mga religion, tapos na. May hangganan, but Islam is until the last day. Opo. Kaya nga darating pa si Jesus, si Isa, no? Si Jesus Christ, darating pa yan. I-re-enforce niya ang batas na Islam. For all time and place. Yan ang kagandahan ng Islam. Hindi yung tao, Islam ang mag-a-adjust sa tao, no. Tao mag-a-adjust sa Islam because it is for all time and for all place. Nababagay siya, anuman ang sitwasyon. In the Quran, Allah says, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. So, tingnan nyo ha. Sino man ang maghangad, mag-desire ng religion other than Islam, liban sa Islam, kailanman ay hindi ito tatanggapin mula sa kanya at sa kabilang buhay, kabilang siya sa mga talunan o mahuhulog, malalagay sa impyerno. What a shame, di ba? Anong kahihiyan yun? Anong klaseng talunan ang malagay sa impyerno? Sobra-sobra, sukdulang kahihiyan. If you will desire, sabi mo, ito religion ko, hangkinin mo, ano, ebidensya mo, wala, basta religion ko. You will be thrown in the hellfire. Ang linaw dito, pag ikaw ay naghangad ng ibang religion other than Islam, ibig sabihin, only Islam is the religion accepted by God, by the one true creator. Kaya pag Muslim ka, matibay. Ba't ka Muslim? Kasi ito lang tatanggapin ng tagapaglik. Ano ebidensya mo? Ito nasa Quran. Ikaw ba't ka ganyan na religion mo? Eh kasi sabi ng ganito sa ano, sabi ng tao, no way. Saan ebidensya mo? Eh, ganito ang paliwanag. No, 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 no. Mabubuwag ka. Matutumba ka. Unstable. But in Islam, hindi lang stable, matatag, matibay, hanggang sa kabilang buhay. For all time and all place. Wama ja'ala alaykum fid din min haraj. Ayoko nga mag-Muslim. Mahirap kasi ganito. Pagsasala, limang beses, pag-aayuno. During the month of Ramadan, 1 month, pagkakaulser ako, no way. I challenge you. Go to the hospitals. Ask them the percentage of Muslim having ulcer in the month of Ramadan. Baka makikita mo, zero. May health, ano nga yung benefit eh. No? I will not elaborate on it, pero may health benefit ang fasting. Kaya nga ginagamit na nila for cure and treatment. In this verse, Allah said, and hindi ko nilagyan na kayo ay malagay sa alanganin dito sa pamamaraan ng buhay na pinili niya. See? Ang tao ayaw niya nalalagay sa alanganin. And that is exactly what our Creator have given us. Hindi tayo nilagay sa alanganin sa pamamaraan ng buhay na ito na pinili niya, which is Islam. Ang tao lang mareklamo. Hindi niya iniisip na ito ang gusto ng tagapaglikha. Ikaw, when you work in a company at dinisobey mo, ginawa mo yung mga don'ts, do you think you will continue with the company? No! Baka bukas, you're fired. Diba? As simple as that. Yung creator natin may rules, may do's, may don'ts. Do you think if you will do the don'ts
Matutuwa ba ang Creator sa iyo? Ngayon, sabi niya, the religion I choose, the way of life I choose for is Islam. Ngayon, pag namili ka ng ibang religion other than Islam, do you think He will be pleased? Hindi. Kaya lagot ka. Wala kang ebidensya. Wala kang katibayan, pero gusto mo sayawan, holding hands, at mga katiwalian. Samantalang itong Islam, hindi ka ilalagay sa alanganin. Because it is chosen by the just, who is the Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. And in another verse, Allah said, Allah desires ease for you, and He does not desire for you difficulty. Yuridu Allah bikum al-yusra, wala yuridu bikum al-usra. Gusto ni Allah sa inyo ang kagaangan. Ayaw niya sa inyo ang mabigitan kayo. No. Never mong isipin yan kasi nasa Quran eh. Kaya kung nagkaroon ka ng pagsubok sa buhay mo, suliranin, mabigat na problema as we term it, hindi yun sa pinapahirapan ka. Hindi mo lang alam, pinapagaan sa inyo Allah. And remember, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi nagbibigay ang tagapaglikha ng pagsubok na hindi mo kaya. Never. Kasi kung inisip mo na ito binigyan ako ng pagsubok, di ko kaya, next na ibubulong sa'yo ng Satan, tinan mo, hindi makatarungan ng Diyos, huwag ka na sumamba sa Kanya. See? How can that be? When in fact, among the names and attributes of our Creator is Al-Adl, na siya ay makatarungan. So hindi siya pwede magbigay sa atin ng pagsubok na hindi natin kaya, tandaan mo. So as a Muslim, you are reminded of this. Alam mo yan, kaya panatag ka. Magaan ang iyong sarili, ang iyong damdamin, because you know that our Creator will never, never give you a trial that you cannot endure, that you cannot bear, that you cannot carry. Another beauty of Islam, isa pang kagandahan ng Islam ay ito ang tinatawag nating huwaran. Ito ang kudwa. Paano nangyari yun? Kasi napakaraming mga pananampalataya na nga na ginagawa ang tao. Sabi nga nila, if you want to become rich in the Philippines, gumawa ka ng religion mo, and that's true. But Islam, no way. We will not use the word of Allah to gain money, to profit. Alam nyo yan, ang linaw-linaw na pinaggagawa ng mga tao. Kaya nga, biktima ang mga Muslim. Every time we conduct lectures, we conduct visitations to the barangays, inisip nila, pera-pera na naman yan. No! Ihiwalay nyo kami sa pinaggagawa ng mga tao. Hindi kami namamalekta ng pera. We would like to impart, to deliver the message of Islam. Kaya ito, role model ng Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Of course, with the last prophet who exemplified and showed us the way of life, which is Islam, siya ang role model ng lahat. I mean, lahat. Verily, you will find a good example in the prophet, the messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, good example na dapat nating tularan, gayahin. Listen to this German poet, no? Si Goethe. We Europeans, with all our concepts and ideas, have not yet attained that which Muhammad attained. And no one will ever surpass him. Tinan nyo, kami mga Europeano, hindi namin naabot ang naabot na ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi pa nila, wala nang ibang makakalampas pa o makakaabot sa kanya. I search in history for the loftiest example for man to follow. Nagsaliksik ako ng isang huwaran na dapat sundin, tularan ng tao. And I found it in the Prophet Muhammad. Nakita ko na si Muhammad ang dapat nating huwaran. Thus the truth must prevail and become supreme. Kaya dapat ang katotohanan ay ihayag at mangibabaw, because Muhammad succeeded in subjugating the whole world by means of the message of divine oneness. Sapagkat si Muhammad ay nagtagumpay na maihayag sa buong mundo, at sila ay mapasailalim sa pamamagitan ng mensahe ng kaisahan na nag-iisang tagapaglikha. Tignan nyo, sa ang lupalop man ng mundo, sa ang bansa ka man pumunta, makikita mo may Muslim. And the only remaining Catholic majority in Asia is the Philippines. Tignan nyo.
Jose Rizal wrote El Filibusterismo and Nolimi Tangere to expose who? Alam nyo na. And until now, kung buhay pa si Jose Rizal, maniwala kayo o hindi, pagpapatuloy niya exposition sa kanila. Yan si Johann Wolfgang Goethe na namatay noong 1832. And he had given this statement about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1832, hindi pa tayo pinapanganak. Pero yung mga tao, they bombard Islam and Muhammad with false accusations. Hindi sila nagre-research, hindi sila nagbabasa nitong mga prominent people who learned Islam and Muhammad himself. Kaya ikaw, kapatid, before you say something about Islam, about Muhammad, about the Muslims, learn! You are most welcome! Pag-aralan mo, kaya makisama ka na. So baka yung nanay mo, kapatid mo, nag-Muslim na, pinsan mo, no, uncle mo, you don't know. Tanungin mo sila. Hindi sila nasiraan ng bait. You know, we have professionals, professors in La Salle, Ateneo, UP, who embrace Islam. No, hindi basta-basta. Yes, that's true. Pero they learn. They ask question. And so they have understood and they are guided by the one true creator. This Austrian Strabrach said, mankind may be proud of having a man like Muhammad among them, for despite being illiterate, he was able more than 10 centuries ago to introduce legislation that we Europeans would be the happiest ever if we could produce something of high quality. Tignan nyo. Dapat daw maging taas noo ang sangkatauhan dahil meron taong lumitaw na katulad ni Muhammad sa pagitan nila. Kahit na siya ay illiterate, tinan nyo ha? Illiterate. Talagang ang galing niya mag-research. Totoo naman. No Muslim will deny that. Illiterate siya, no read, no write. Despite being illiterate, nagtagumpay siya na magbigay ng batas na kaming mga Europeano ay magiging pinakamasaya kung makapagpoproduce lamang kami ng equal high quality nito. Ano bang dala ni Propeta Muhammad? Ang Quran, ang salita ng tagapaglikha, pinagdamot niyo ba? Hindi. Oh. So kayo mga Europeano, i-apply niyo ang Quran para talagang makamtan niyo ang kasiyahang totoo. We also have this Thomas Carlyle who won a Nobel Prize. No? Alam niyo naman ang Nobel Prize, napakalaking prestigyosong award yan na inaasam-asam ng mga tao. Meron siyang libro na ang title ay Heroes. Diyan sa libro na yan, sabi niya, it is very shameful for any individual in this era to listen to what is said about the religion of Islam. Nakakahiya sa panahong ito na makinig ang sino man sa sinasabi nila tungkol sa reliyong Islam na ito ay kasinungalingan at si Muhammad ay traidor na inventor. Traidor na, nag-invento pa daw ng religion. Throughout his life, we see him holding firm beliefs. Sa buong buhay niya, nakita ko na kumakapit siya sa pananampalatayang Islam. Sincere siya. Papagbigay, mabait, maawain, mabuting tao, may moral. Sa kabila ng lahat ng ito, madaling pakisamahan, palakaibigan, palangiti, magaan na kasama. Siya ay makatarungan, malinis ang kanyang intensyon, matalino, mabilis mag-isip. Para bagang ang puso niya ay nagdadala ng liwanag sa bawat madilim na gabi. Punong-puno ng liwanag. Siya ay natural na dakilang tao na hindi na kinailangan pang mag-aral sa eskwelahan o sa kamay ng isang guro dahil hindi niya na ito kailangan pa. Nakita niyo? Ang gandang salita mula sa isang dalubhasa o prominenteng tao na hindi Muslim patungkol kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong taong ito, si Thomas Carlyle, namatay noong 1881. At sinabi niya na yung statement na yan. And here are those people na hindi nagre-research, pinapairal yung kanilang emosyon. Sila ang sumisira sa harmony ng ating lipunan. Gusto ng mga Muslim, magkaroon tayo ng harmony. Pero itong mga non-Muslim, ayaw. Palisin. Mamamatay tao. Terorista. Subhanallah. Ang hirap eh. Pero if you have the knowledge, nakita mo, nagiging malinaw.
kahit ikaw mismo, you go on, you continue learning and asking, mapapatunayan mo. And if Allah will guide you, because you have a willing heart, a humble heart, then you will embrace Islam. Ito pa si Annie Besant. Sabi niya, it is impossible for anyone who studied the life of and character of the great prophet of Arabia who knows how he taught and how he lived to feel anything but reverence for that mighty prophet, one of the great messengers of the Supreme. Sabi niya, imposible sa sino mang pag-aaralan niya ang buhay nitong taong ito. Paano siya namuhay? Paano siya nagturo? Isang propeta mula sa mga Arabo? Imposible. Na hindi nila titingalain. Tinan niyo, revere. Titingalain. Bawal pa rin niya sa Islam. Pero itong babaeng ito, si Annie Besant, namangha. Imposible sa sino mang pag-aaralan niya ang buhay ng taong ito. Paano siya namuhay? Paano siya nagturo? Paano siya nakitungo sa mga tao? Liban na lamang titingalain siya. Halos ito rin ang sagrado. Tinan niyo? Ikaw din. Kapatid, magbasa ka. Magbasa ka tungkol sa Islam, magbasa ka tungkol sa propeta. Bakit libo-libo, bakos milyon na sa mga tao ang gumayakap sa Islam at ikaw, nahuhuli ka na sa biyahe. Learn! Kung gusto mo ng kaligtasang totoo, gusto mo ng paraiso, yakapin mong Islam. Yun talagang patutunguhan mo. Kagaya nga na sinabi ni Ustad Ahmad Barcelon, kung talagang pag-aaralan mo ng lubusan, ng bukas ang isip mo, bukas ang puso mo ang Islam, wala kang patutunguhan kundi yakapin ito. And that's true. Very true. Pero kung alam mo na at ayaw mo pang yakapin, may mga hadlang pa sa sarili mo na binubulong na Satanas, wag mo tanggapin niya, mawala yung pera mo, mawala yung position mo, lagot ka. So going back to these people who keep on accusing Islam and the Muslims of ISIS, terrorists, and bombings. After learning a few, I have just mentioned a few of the beauty of Islam. Kaunti lamang ito nabanggit ko na kagandahan ng Islam. Masasabi mo ba na ito ay equal sa Islam? Come on. Come on, use this man. Use this your mind, your understanding. Sa mga katuruan na iyong napakinggan, and I encourage you to learn more. Sa tingin mo ba equal yan? No, never! Hindi yan pantay. And Islam is free from all those things that they accuse Islam about. Kaya, kabilang sa kagandahan ng Islam, ito ay religion of knowledge. Hindi kami nagbibitiw ng mga salita na mula sa aming dila lamang o salita, opinion, sariling opinion. We base it from the word of our Creator, the Quran. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Know that He is the only worthy of worship, Allah subhanahu wa ta'ala, and then ask forgiveness from your sins. Alam mo? Hindi kami nagsasabi na siya lang ang dapat sambahin. Siya nagsasabi. Alamin mo na siya lamang ang dapat sambahin. Hindi kahoy, hindi bato, hindi tao. Ni multo. Hindi sinasamba. Iba, sumasamba na sa mundo. Meron nga sa Amerika, nakita nyo? Satan is their God. Nakakulang sa pansin. Gusto niya lang mapansin. Ayun, napansin na nga siya. Grabe. So, religion of knowledge. Hindi namin sinasabi na ikaw, kapatid naming Kristiyano, lihis ka na, impyerno ka na. No, it's not from us. It is from the Quran. Lakad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn Maryam. They disbelieve, walang paniniwala, tumanggi sa pananampalataya silang mga tao na nagsabi, ang tagapaglikha, siya si Jesus. Siya si Messiah, na anak nino? Ni Mary, ni Maryam. Walang kokontra sa salitang si Jesus, si Isa ay anak ni Mary. Pero kung sabihin mo na si Jesus ay Diyos, anak ng Diyos, ito ang para sa iyo. Chapter Al-Ma'idah, verse 72. Walang paniniwala, no matter how many times sasabihin mo, a million times and more, ako'y may paniniwala. Anong paniniwala mo? Si Jesus, siya ang God. Wala kang paniniwala, kapatid. It is in the Quran. Sabihin mo nga, ikaw Muslim, wala kang paniniwala.
Mali ang Islam, hindi ang paniniwala. Nasaan ebidensya mo? No. Meron bang statement? God said, Islam is the religion of falsehood. Fake. It will lead you to hellfire. Meron ba ganun? Pag Muslim ka, impyerno ka. Meron ba ganun? Look at this statement. It is not my statement. It is a statement of the Creator. Wala kang paniniwala, kapatid kong, nagsasabi na ang Diyos ay si Jesus. Wala kang paniniwala. Lagot ka. Dapat, pag-isipan mo. Nadinig mo ngayon na meron palang statement na wala akong paniniwala whenever I say that Jesus Christ is God. Kahit na ano pang husay mo, doktor ka man, engineer ka man, doctorate ka man, regional director ka man, baliwala yan because I have an evidence against you if you keep on telling us that Jesus Christ is God. Nasaan ang evidence mo? See, religion of knowledge, not emotion. Ito na yung nakuha namin sa mga magulang namin, ninuno namin, no. Knowledge, proof, evidence. Lakad ka para la din akalo, inna Allah talita talata, ito yung nag-strike sa akin kasi ako sa Catholic. Allah said, they disbelieve who say that Allah, the Creator, is among the three. Walang paniniwala yung mga tao nagsasabi na ang Diyos ay kabilang sa tatlo. So, Catholic ako nun kasi yung Trinity. Kaya, kahit nasabihin kong naniniwala akong sa Trinity, talbog ako sa katibayang ito. Nayanig ako, natakot ako, kaya I have to leave this one. Kasi may proof ng aking pananampalataya ay reject. Hindi tinatanggap ng tagapaglikha. So no matter how many times you say, I believe in the Trinity, that God is the Father, the Son, the Holy Spirit, wala kang paniniwala. Yan ang sinabi ng tagapaglikha, hindi ako, huwag ka magalit sa akin. Sinabi yan sa Quran and we have to tell it. Para ma-realize mo na yung kinilalagyan mo, mali pala, halika na dito. Hindi ka malulugi kasi you are just going back to what our Creator wants you to be. Diba? Ganun lang yun eh. Kung meron kang nahanapang trabaho, mas malaking sahod, lumilipat ka, diba? Ngayon, alaman mo na ito may basis, may knowledge, may katotohanan, balik ka na dito. Challenge yourself, maghanap ka ng katibayan na Islam is a false religion. Muslims are those who disobey the Creator. Sige nga, maghanap ka. Kaya we invite you, dear brothers and sisters, no? And as we conclude this afternoon lecture, I would like to remind all of us na pag namatay tayo, tatlo ang susunod sa atin. Pamilya, pera at gawa. Of course, ang pamilya at pera hindi naman kasama yan sa libingan. So they will go back dito sa mundo. Ang makakasama mo sa libingan ang gawa mo. Anong laman ng gawa mo? Sino sinasamba mo? Paano mo siya sinasamba? Paano yung pamamaraan ng buhay mo? Yan ba yung pinili ng tagapaglikha sa iyo? Are you conducting your life in a manner that which our Creator wants? That which our Creator is pleased with? Pag-isipan mo. Use this and not this one. No? Ay, hindi, gusto ko alay-alay. Kanino mo inaalay yan? Lagot ka, you will make the Creator angry. So remember, what is with you when you die is your deeds. Kaya kung sigurado ka sa kinilalagyan mo after hearing these evidences and proof, then think again. See, we will welcome you with all our hearts. Dahil yun ang pinakamahalaga. Na ma-please ang tagapaglikha, hindi tao. Huwag tayo matapos sa nilikha dahil sila ay paparusahan kapag sila ay sumuway, hindi sumunod sa kautusan. And so, dear brothers and sisters, ang question for this lecture para kayo ay makakuha ng regalo, okay, so i-post ninyo yung answer nyo at ang ating mga coordinators ng ILM ang pipili kung sino ang tama. Ang tanong, magbigay ng limang
katangian o kagandahan ng Islam. Magbigay ng lima sa mga sinabi nating maraming katangian o kagandahan ng Islam, lima ang sasagot nyo. Pag nasagot nyo yung lima na yan, nauna kayo, kayo makakatanggap ng premyo. Muli, nawa ay kung may akong nabitiwan akong salita na mali ay mula sa akin at mula kay Shaytan, at kung ano naman ang tama ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin nawa tayo sa ating mga pagkukulang. Hanggang sa muli nating pagtitipon at pagsasama, subhanakallahu wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.